Columbia sa panulat ni Michael Balaguer. Hindi ba tayo nagtataka kung bakit lagi na lang may na-aksidente sa rilis ng tren ngayon? Kahit anong klaseng tren pa yan, maging light rail transit, lines 1 o maging 2, metro rail transit man yan o walang kamatayang Philippine National Railway. Pati nga ang mga entertainment version nito gaya ng roller coaster ay kakikitaan din ng kaunting katakatakang hilakbot kung ang pag-uusapan ay mga aksidente. Napakaingin ang busina nito. Ilang milya ang layo bago dumating ang tren ay bumubusina na ito na lubhang napakalakas gaya ng sa barko. Ang tanga naman ng di makakarinig ng napakalakas na busina ng tren lalo na ng PNR. Sabi ni Damian kay Kate habang sila ay nasa jeep at nakasakay patungong Baclaran. Dadaan sa Blooming Tree habang binabaybay ang kaabaan ng Rizal Avenue Extension o kilala sa tawag na Avenida. O nga naman, bakit nga ba sa lakas ng tunog ng busina ng tren sa bansa ay lagi pa rin may naaksidente? Ito ba ay sadyang katangahan? Sinasadya o may sabuatan? O may isang nilalang na naghahatak sa mga naroon at iabot ang kamay kay kamatayan at tila ba bingi at bulag na di alintana na nagmimistula silang giniling na karne kapag ginugulungan ng solidong bakal? Tinanong ni Damian kay Kate kung ano nga ba ang dahilan. Di niya alam pero may nasabi sa kanya ang ina noong nagtatrabaho pa ito sa Meralco. Matanda ng mga kawani ng nasabing electric utility company ang mga magulang ni Kate, lalo na ang kanyang ina. Naalala ko yung dating mga kwento ni ina noong nagtatrabaho pa siya sa Meralco, wika nito. Sabi niya may pinapatakbo daw na tren ng Meralco noong early 20s at up to late 30s. Ito raw ang kauna-unahang tren na di kuryente pero umiikot lang sa Santa Cruz, Escolta at Binondo, wika niya. Eh ano yun? Mukhang ngayon ko lang nalaman yan ah. Sagot ng asawang si Damian habang patungo sila sa Baclaran lulan ng jeep at binabagtas ang kabaan ng Avenida. Umiikot lang ang naturang tren noon at tinatawag na tramvia. At ang pasahero ay sumasabit lang sa estribo para sumakay. Gaya ng mga tren ngayon, napakaingay din ang mga busina nito dahil ilan lamang ang mga sasakyan sa daan, maging kotse o truck. At panay karitela o kalesa lamang ang nagahari ay walang datos na may naaksidente o nasasagasaan dito. Maagang umiikot ang tramvya noon at inaagapan ito ng mga pasero, lalo na at ang mga lugar ng Escolta ay parang Makati o Ortigas ngayon. Isang distrito ng pangnegosyo, mga naka-Amerikana, Pinoy man o Amerikano. O iba pang dayuan ang makikitang naglalakad sa kaabaan ng daang ito. Ayon sa kwento, minsan isang umaga madilim pa ay may isang matandang babae na naglalakad sa rilis. Nahagip ito ng tramvya at habang naghihingalo at agaw buhay na ay nagawa nitong sumpain ang rilis na kanyang kinamatayan. Totoong dinilig ng dugo ang mga rilis noon ng tramvya at kung saang lugar ito naganap ay wala nang buhay na saksi ngayon na maaaring makapagpatunay. Wala na ang mga tramvya, niyang bakas ng rilis nito ngayon ay di na rin maaninag sa paglipas ng panahon at pag-usad ng modernisasyon. Di na rin eskolta ang distriktong pangnegosyo ngayon. Marami na. Marami na rin sasakyang may rilis ngunit ang tila bumabagabag sa sino man ay kung bakit laging may naaksidente rito sa kabila ng napakalakas na busina ng tren. Walang scholar na nag-aaral ukol sa iskilohiya ng mga taong pumano sa pamamagitan ng mga matatalim na gulong ng tren. Wala rin yatang investigative reporter na tumutok upang alamin ang tunay na dahilan kung bakit sila nasasagasahan at lalong walang polis ang nagtiyagang mag-imbestiga sa buhay ng mga taong nasawi. Masyadong creative ang Pinoy. Sa Bicol, may sikat na sasakyang dumaraan sa rilis ng PNR. Ang tawag nila ay skids. May biyaheng patungong Maynila isang araw ng Linggo. Dakong alas 7, may kalsada na magkukrus sa rilis. National Road ito. Binabagtas nila Melanie at Jerome. Ang South Road, patungong Sorsogon, buhat sa Quezon ang tren na buhat sa Naga.
Nakasakay sa kotseng pula ang mag-asawa at nag-aaway habang binabagtas ang daan. Bago dumating ang railroad crossing ay may mapapansin ang babae na kapisan nilang lulan sa kanilang kotse. Sa backseat, isang matanda. Radyo, nagbabalita. Anchor. Isang Toyota Corolla na may plakang ABC-143 ang sumalpok sa rumaragasang tren sa Naga kaninang umaga. Ayon sa ulat ng PNR, kapwa mabilis ang dalawa. Tinanong ng isang reporter sa telebisyon ang mga nakakita sa aksidente, ngunit iilan lang ang naglakas loob na magsalita. Sa tanong na mabilis bang magpatakbo yung kotse, sinagot nila na oo pero parang may kinatatakutan yung mga nasa loob bago mangyari yung banggaan. Ano kaya ang kinatatakutan nila? Walang nakakaalam at di na maaring itanong pa ang mag-asawang Melanie at Jerome dahil kapwa na sila kinuha ni Lord. Puwersaan man o may nagdala sa kanila sa kanilang hukay, wala naman talagang makakaalam liban sa nagsabing may nakita raw na matandang tila nananakot sa mag-asawang lula ng kotse kaya ito bumangga sa tren. Malapit na sa baklaran si Nakita at Damian. Kapwa upang magsimba at mamili ng kanilang ititinda sa kanilang lugar sa Malanday. Uwi na tayo. Mag-LRT na lang tayo para mabilis, wika ni Damian. Sige, sabi ni Kate. Habang nag-aabang sila ng tren patungo monumento ay nakita sila ng isang babae na tila may kinakausap ngunit wala naman. Hanggang biglang, Nay, wag! Dumating ang LRT at nasagasaan ang babae. Tumalon daw o may sumpa ang nagtulak sa kanyang kamatayan.